Formal na ang naihain ang kasong murder at frustrated murder sa dalawang suspect na bumaril dahil ng pagkamatay ng isang barangay chairman at ginagamot sa ospital ang isang barangay kagawad sa barangay Katmon, Ormoc City. Ito ang sinabi ni Police Regional Office Regional Information Officer Police Major Marjorie Manuta sa isang panayam. Ayon kay Major Manuta ng suspect, isa na dito ang natukoy ng pagkakakilanlan at isa pa ang hindi nakilala. Matatandaan nangyari pamaril nung nakaraang gabi sa 4-2 Barangay Katmon, Ormoc City. Kininilalang mga biktima sina Barangay Chairman Patricio Laudi alias Ektoy. Sa Sintanius, critical naman si Barangay Kagawad Christopher Casimong alias Topi, 45 anyos, kapwa residente ng Barangay Katmon, Ormoc City, na ginagamot naman ngayon sa ospital. Binaril ang dalawa habang nag-uusap sa harap ng kanilang bahay. Wala sa Asun Radyo Tacloban, ito si Arastro Tito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dead on arrival sa pagamutan ng lalaki nagnakaw ng telebisyon matapos itong nanlabal sa mga pulis. Pasado las 3:50 na madaling araw, February 20, 2024, sa Purok 2-A, Barangay Malagos, Davao City. Nakatanggap ng tawag ang Baguio Police Station mula sa Central 911 na may lalaking magnanakaw na pumasok ng bahay. Sa pagresponde ng kapulisan sa nabanggit na lugar, namataan ang magnanakaw na bitbit ang isang telebisyon. Bago pa man nakalapit ang mga pulis, pinaputukan na kagad sila ng kawatan kaya napilitan silang gumanti ng putok. Isang tama ng bala sa dibdib ang natamo ng magnanakaw kaya hindi nito umabot ang buhay sa Isaac T. Rubillo Memorial Hospital sa Barangay Kalinan. Na-recover sa crime scene ang 38 revolver habang wala pa rin pagkakilanlan ang kapulisan sa napatay na kawatan. Yan ang report mula sa Action Radio Davao, June Soter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Inirekomenda ng Aber Prosecutor's Office ang pagsampa ng kasong murder laban sa dalawang suspect na sangkot sa brutal na pagpatay kay Attorney Maria Zañata Gonzalez Alsatenor na kalipas na taon. Batay sa prima facie evidence, inirekomenda makasuhan si Angelo Infante Intun, na kilala rin sa pangalang Angel Alfonso at isa pang hindi pa nakikilalang suspect dahil sa kasong murder. Sa resolusyon na may petsang February 6, 2024 at linagdaan ni Acting Provincial Prosecutor Daryl Fajardo, isasampa ang kasong murder sa Bangued Abra Regional Trial Court. Ito matapos ang masusing konsiderasyon sa napakaraming ebidensya kasama ang affidavit complaint ni Attorney Rafael Alzate, witness statements, CCTV footage, autopsy report at iba pang material evidence. Matatandaan na noong September nang nakalipas sa taon ay naging biktima ng brutal na pamamaslang si Attorney Alzate habang ito ay nasa loob ng kanyang sasakyan sa harap ng kanilang bahay ay pinagbabaril ng dalawang salarin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Inamin ng Pangasin ng PNP na naaalarma sila sa sunod-sunod na bomb threat na naitatala dito sa lalawigan ng Pangasinan mula nung nakarang linggo. Ito'y hindi lamang sa mga paaralan kung hindi maging sa mga opisina ng gobyerno ang nakakatanggap ng bomb threat. Ito ang kinumpirma ni Pangasinan ng PNP Public Information Officer Police Captain Renan de la Cruz. Sinabi ng opisyal na mula noong nakalipas na linggo ay marami nakakatanggap ng mga bomb threats ang ilan pang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa lalawigan. Ilan sa mga lugar na nakatanggap ng nasabing bomb threat ay ang Alamino City, San Carlos City at mga bayan ng Mangaldan, mga Tarim, Bayangbang at Lingayen. Bagamat negatibo naman lahat ang mga nasabing bomb threat ay patuloy pa rin anyang investigasyon nilang ginagawa hinggil dito. Iisa niya ang motibo na nagpapadala ng message ng pananakot kung saan ay isa umanong nagpapakilalang Japanese na nagpapadala ng bomb threat through social media. Sa ngunit mahigpit ang paalala sa mga Pangasinensya ng PNP na maging mapagmatsyag sa usapin ng bomb threats at maging kalmado sakaling makatanggap din ito, agad ipagbigay alam sa PNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.